Hello po sa inyong lahat. Welcome back po. Today, another Bible study po tayo as part of my itong ating Bible study series. So, last night, nag-Bible study po kami ng aking mga kaibigang Pilipinas sa Ladies Bible Study. At diretso na po tayo, wala nang patumpik-tumpik, ang pag-uusapan po natin today sa ating Bible study ay Luke chapter 10, 38 to 42. Sinulat ko na lang ho kasi nakalimutan ko yung Bible ko sa bahay. I normally use a Tagalog Bible kasi mas madali kong intindihan kesa sa English. Okay? So first, let's read. Ito pong Luke chapter 10, verse 38 to 42 ay dumalaw si Jesus kina Martha at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit, sabi ng Panginoon sa kanya, "Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, iisa lang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." So, short but sweet story na marami tayong matututunan. Ang pinaka-obvious dito ay yung choices na yan, pinili ni Martha at ni Maria. Si Maria, ang kanyang ginawa ay naupo sa paanan at nakinig sa salita ng Diyos. Si Martha naman, aligaga sa paghahanda, no? And I think ang pagkakaintindi ko dito, yung difference ng tao na ang importante sa kanya ay ang salita ng Diyos. Pinrioritize niya agad si Jesus Christ. Whereas yung isa, abala sa tinatawag natin na good works. Di ba nga ho, may sinasabi na your good works is okay, but it cannot save you. Ang salvation natin ay hindi po nagbabase sa ating mga magagandang gawain. Ang iba ho, ang iniisip na uuna, yung paggawa ng mabuti, and then my blessing. Siguro to some extent, merong tinatawag na, yun nga, na pag may tinanim, may aanihin. Pero ako ho, ang sa nakikita ko talaga, ang katotohanan dito is, hindi ho nauuna yung good works and then salvation. Ang nauna ho ay yung salvation. Dahil ho sa salvation na ibinigay sa atin ni God through Jesus Christ, at dahil sa grace na ibinigay sa atin ni Jesus Christ, kaya tayo nakakagawa ng mabuti sa tao. Never ever po natin ititake yung credit na tayo ho ay magmamalaki at iisipin natin na it's because of my good heart, it's because of my good works. Kita mo, nagcha-charity ako, kita mo madami akong ginagawa sa mga kapwa ko. Never boast about these things. Diba may Bible verse po dyan na sinabi na si Jesus ang nagbigay ng salvation sa atin so that no one can boast about these things. So lagi niyo hong tatandaan, yung capacity niyo ho magbigay yung inyong mga resources na naishashare niyo sa pamilya niyo, to God be the glory po yan. Galing pa rin ho kay God yan. Nakakapag-perform ho kayo na magaling sa trabaho nyo, kaya tumaas ang sweldo nyo, kaya kayo nagka-promotion. Kasi yung skills na meron kayo, kaya kayo nakakakuha ng promotion at maraming kita, mas mataas ang sweldo, mas maraming salary, is because of God first and foremost. So, that is the same with kung breadwinner kayo, nakakatulong kayo sa pamilya nyo, kung nakakatulong kayo sa mga charity, don't make mistake na kayo po yan, na dahil sa effort niyo yan, yan po ay dahil kay God. So going back dito kay Martha and Maria, isa pang pwede natin ma-reflect dito is yung priorities in life.
a lot of times nauuna yung mga ibang gawain bago yung oras para excuse me po, bago yung unang-una pagkagising natin, dapat na nauuna magbasa ng Bible so that we can get to know more God in yung utos niya sa atin, yung mga commands niya sa atin, at magdasal at magmeditate to worship Him, to glorify Him, to give Him thanks. Dapat po yan ang priority, dapat yan ang nauuna. Pero most of us, and a lot of times, hindi po yan ang priority natin. So para tayong si Martha na nauuna natin gawin yung mga gawaing bahay, no, kung ano-ano, mag-Facebook, no, bago natin pakinggan ang salita ng Diyos. So that's another way to look at this. So kayo ho ba ay magiging si Maria na pagkagising nyo sa umaga, uupo kayo at bubuklatin nyo ang Bible at magbabasa ng salita ng Diyos or makikinig sa mga podcast, mga sermon ng mga pastor, at uupo kayo at magdadasal, makikipag-usap kay God, worship Him or glorify Him, or isasantabi nyo yan at kung ano-ano yung gagawin nyo, thinking na mas importante yun kesa sa salita ng Diyos. Alam nyo ho, ako at 42 years old, at ang dami, somehow I can say I have enough experiences to say this, kasi parang trial and error ho ang buhay, ano. Wala hong problema na magkamali tayo ng mga choices natin. I believe that's also part of growth. Meron po akong pastor na fina-follow na meron ho siyang ilang YouTube videos. Ang pangalan po niya, Pastor Zach Poonen. Indian pastor po siya. Poonen, P-O-O-N-E-N. Check niyo po siya. May mga video siya na napakinggan ko about brokenness can lead you to a deeper relationship with God. Ako, naniniwala po ako doon. Na minsan, siguro kung hindi tayo magkukusa na lumapit kay God, at let's say sobrang makasalanan tayo, sobrang nakalimutan natin si God, let's say dahil gumanda yung buhay natin, yo, wala tayong masyadong mga problema, nakalimutan natin siya, pero ang gagawin ni God kung hindi tayo magkukusang lumapit sa Kanya, He will allow for challenges to come our way to break us. And through that brokenness, we, you know, yan, dyan naman tayo talaga. Pag may problema tayo, dyan tayo lumalapit sa Kanya, di ba? So a lot of times yung mga challenges He allows to break us, to make us broken, para ma-realize natin talaga na hindi pala natin kaya mabuhay na mag-isa lang. Talagang we need Christ. You know, we need His guidance, His mercy, His wisdom, yung grace, at yung Holy Spirit. So, inaalaw niya yan para makita natin na kung walang Diyos, wala tayo. Di ba nga, ang sabi, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay, pero sa salita ng Diyos. Kaya yan ang na-realize ni Maria. Kaya, very wise woman, isinantabi niya lahat. Alam niya na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. It's the kind of water that can quench your thirst, ng inyong uhaw, at never na kayong mauuhaw. Going back ko dun sa pinopoint ko, no, at 42, I will say po talaga na, and I'm very glad, praise God po, na binigyan niya ako ng opportunity sa ganitong edad, before it's too late, na mapunta ako sa ganitong path na Christ-centered. Sinasabi ko sa inyo talaga, syempre hindi ako perfect, natetemperen, flesh, meron ako na inherit na nakasalanan from Adan at Eva, but praise God, dinala niya si Jesus Christ. Praise God, binibigyan niya tayo ng grace at ng mercy at ng Holy Spirit para magawa ang mga bagay na hindi natin kayang gawin on our own. But what I will tell you po is, I'm so thankful to God na dinala niya ako sa posisyon na ito, na I really don't desire anything other than paano kung ma-experience talaga yung maging super obedient na Christian na Christ-centered life. Hindi po ako perfect, syempre. Siguro, I will say, I'm already at the point na almost siguro, I will correct myself, almost no desire. Nararamdaman ko pa rin naman ho sa sarili ko, syempre may mga desire ka na gusto ko magkaroon ng retirement money. Pero ang reason ho dun is, may mga desire ako na gusto kong magkaroon ng financial ability para makauwi,
para masamahan yung nanay ko, maalagaan ko siya when the time comes. It's not much of I want more money because I want more material things. Ako po, when it comes to desiring more financial resources, it's just so that I can have autonomy over my time. Para kung meron ho akong mas kalayaan, makapag early retirement ako, mas makakapag-spend po ako ng time na mas mabisita pa yung nanay ko, and when the time comes na kailangan, mas tumanda pa siya, kailangan siyang alagaan, gusto ko po magkaroon ng pera para ma-afford na maalagaan siya. But that's it. Other than that, I just know, wala na ho akong kailangan. Kasi kung makasalanan po ako, kung nabubuhay ako as tao, alam ko talagang masalmiot na buhay. Wala ho akong maisip na material things na dumating na ako sa point na only God's grace is what I need. Gusto ko talagang pabaitin niya ako. Gusto kong gawin niya akong forgiving. Gusto ko maging child of God ako na masunurin na lang. Kasi alam ko yung kung ano yung niisip ko na tama sa akin or yung gusto ko na makakabuti sa akin, I'm always wrong. So, ang gusto ko na lang po talagang ma-achieve sa buhay ko is to experience how it's like to live a Christ-centered life. Sinasabi ko po sa inyo, kahit anong talino nyo, kahit anong dami ho ng pera nyo, pag hindi ho si Christ ang sentro ng buhay nyo, you will not be fulfilled. Hindi nyo ho mararamdaman yung peace that passes understanding. Never ho. At talagang may day, in a way, and another thing I wanna add, no, as I've grown mature dito po sa aking walk with God. Kakabasa ko ng Bible, nakikilala ko ho itong si God. Alam niyo ho, hindi ho siya genie. At hindi lang ho siya yung God na pagdadasalan lang natin, tapos ina-expect natin, ibibigay niya sa atin yung gusto natin. This is a God that has commands. This is a God that is all powerful, sovereign. Hindi siya yung parang takbuhan lang tapos parang ine-expect natin na ibigay niya sa atin yung gusto natin. No, this is a serious, powerful God na dapat nirirespeto, na dapat ginoglorify, at dapat ino-obey. Yun po, yung nagbago ho yung tingin ko kay God na more seriously, hindi ito parang you try to become a Christian para lang to feel safe na may pagdadasal lang ka, ibibigay sa'yo lahat ng needs and desires mo. Hindi ko sinasabing masama yan, pero we have to mature into the kind of Christian na instead of like ine-expect lang natin yung relationship with God, to have that relationship para we can feel secure na anytime we pray to Him, hopefully ibibigay niya sa atin. No, you become serious na realize nyo na Diyos to. Pag binasa nyo ho kung paano siya makipag-usap kila Moses, kila Abraham, kila Noah, He's always commanding them to do things. And then ho yan sila, Noah na yan, Moses, Isaac, yan yung mga yan, sumusunod ho. Wala hong concept ng, sige po Lord, gagawin ko yan, magtatayo ako ng Noah, pero gusto ko pag natapos na ho yung baha, gusto ko magkaroon ng bahay, ng kotse, gusto ko yung buong pamilya ko, yumaman. Wala hong ganun. Pag kaya nga dito ka na-appreciate why we need to read the Bible eh. Kasi makikilala nyo talaga dito si God. Doon ko talaga na-appreciate na wow, He is to be respected. And yung attitude natin, kailangan natin baguhin na ang approach is, God, I'm your child. I'm here to surrender, submit, and obey. So, ayan po ang ating Bible study today. I hope nagustuhan niyo at may natutunan ho kayo. I encourage you po na kayo ho mismo magbasa ng Bible. Ika-cut short ko na ho dito kasi baka nandiyan na ho yung next client ko. But quickly, let us pray po. Ako po, pinagdadasal ko Lord na kung sino po yung nakikinig sa akin na bigyan niyo ho siya ng salvation at ng grace. Para ho lumalim ang relationship niya sa inyo, para ho magsimula ho siya magbasa ng Bible, bigyan niyo ho itong nakikinig sa akin ng grace ng Holy Spirit para pagbukas niya ng Bible, mag-connect ho talaga siya at maintindihan niya yung mga salita niyo at mga utos niyo at nilalaman ng puso niyo sa kanya. I'm praying for this person's salvation at pinagpe-pray ko na tulungan niyo ho siya na gawin ho kayong sentro ng buhay niya, sampu ng kanyang mga pamilya. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po, ingat po kayo.